Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon ay didetalyehin na natin kung ano ba ang kaganapang nangyari sa katatapos lang na game number 1, round number 1 ng kabubukas pa lang na FIDE World Cup na ginaganap ngayon sa Baku, Azerbaijan. Napalaban kaagad ang ating pambato na si Grandmaster Mark Paragua kontra sa Super Grandmaster ng Slovakia na si Jergus Pechak. Ayan, bago natin i-analyze, silipin muna natin ang eleganteng venue na ginaganap ngayon sa 5-star hotel sa Baku. Ganda oh. Yan, sana all, sana makapagpalaro din ako ng ganyan, ano? Okay, at sa mga gusto pong mag-avail ng Kamatsas merchandise, sa mga nagtatanong po, click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili kayo. White dito si Pechak ang ginawa, nag-E4, nag-C5 si GM Maki, Sicilian, Knight F3, D6, D4, open Sicilian, Knight F6, Knight C3, A6. Natatandaan ko pa nung mga bata kami. Tinanong ko, Mac, bakit paborito mo ang Nydorf? Kasparov Brad. Ayan, halos kapanabayan naming ano yan eh. Sikat si Kasparov noon nung time namin ng mga bata kami. Wala pa si Magnus noon. Ayan, nag-H3. Yan ang pinaghanda dito ni Pechak. Ang Adam's Attack Variation. E5, Knight F3, Bishop E7, at nag-G4. Medyo malalim ang preparasyon ni Pechak kay GM Maki, no? Napansin niya siguro na baka kulang pa yung laro ni Maki sa ganitong variation. Nag-H6 para walang G5, Rook G1. Ayan, dire-diretso, walang kaslingan sa kingside, no? Atake kagad. At nag-Knight C6, develop lang G5, tinuloy ang atake, Knight X-G5. Ayan, namroblema tayo kagabi sa live, no? Kasi may paparating na Bishop C4, dito ako namumroblema yung paparating na yan, eh. Napakalakas, eh. Ang nasa isip ko nga, i-B5, pero may basag A4, yun ang nakakailang. Maraming salamat po muli sa mga sumuporta sa live natin, ha? Mamaya uli, game number 2. Pero natumbukan ni GM Maki ang good move, Bishop E6. Malalim pala yan. Para walang Bishop C4 at ginarab ni Pechak ang opportunity na makuha yung pawn sa G7. Pero sa giant ni GM Maki, nag-Queen A5 at yan ang lumalabas na novelty sa laban na ito. Dahil ayon sa huling na itala, Queen B6 pala ang meron na. Ayun, para di makadevelop ang Bishop, may pressure sa B2. Bago ang Queen A5 ni GM Maki, Bishop D2. Kasi yung Queen A5 may paparating ng Knight takes E4. Kaya Bishop D2, eh hindi applicable yung Knight takes. May Bishop na. Queen C5, another good move by GM Maki. Ang ganda nito. Kasi sakto, no? Pag nag-Bishop E3, magku-Queen B4, saka babalikan ng pressure yung B2 at may Knight takes E4 pang paparating. Queen F3. Ayan, dito medyo napatagal ng tira. Si Pechak, iniisip niya, no? Knight D4, then Queen D3 para masuportahan ang pawn sa C2. Knight H5 para mapaalis ang tore. Rook G6, pero ayaw umalis eh. Gusto munang mamreasure talaga sa teritoryo ng Black. At dito sa live streaming natin, ano? Sabi ko ako, pag nakita ito, ang lakas. Nakita ni GM Maki, another good move, Rook F8. Ang daming paparating, may Knight F3 check, may Knight C2, tipong may capture doon, then diretso capture sa Bishop. Kinaslingan lang, good move din ang nakita ni Pechak, na-realize niya na dapat takas na yung King. Yan din ang number 1 kay Stockfish. At nag-Rook takes F2, binawi na ni GM Maki ang isang pawn na lugi niya. Bishop E2, ayan, tineret ang Knight, Knight F4. Ang unang markang bad move na binigay ng computer engine sa ginawa ni GM Maki. Dapat daw ang tira ay Knight takes E2, Knight takes E2, and Rook C8. Ayun, para may threatening, Rook takes Knight. Siyempre, pag kinapture, may matchas. Yun nga lang, ang medyo mahirap sa mata dito, yung paparating na Bishop E3. Paano kung mag-Bishop E3? Pero may Knight F4. Templado pala yan. Threat din ang Queen eh. Oh, sasabayan, 'di ba? Bishop takes, tapos knight takes queen with check, rook takes d3, rook takes c5, knight c3. Ayun. Pero slightly better for black. Kasi ito namang pawn sa h3, madali lang 'yan, pupunta lang 'yan sa likod,
Hindi basta-basta makaka-progress yan. And ang importante dito ay very solid ang center control ng black. May B5, B4 na paparating mga ganon. Slightly better for black. Yan ang dapat, no? Pero yun nga eh, mapuputol ka talaga pagka rook C8, yung bishop E3 ang nakakailang doon. Dapat makita yung panimpla na knight F4. Okay, balik tayo. Nag-knight F4 kagad. Bishop takes F4, force naman. Rook takes F4 at nag-bishop G4. Di ko pa tapos sabihin yung bishop G4 na yan ang tira ng Stockfish. Tinira kagad ni Pechak. Matindi rin talaga. Pressure sa E6 at nag-rook F6. Pangsangga. Ayan, pero dapat daw ang tira King D7 na. Para yan ang pang-additional support. At maaaring itong tore gamitin na somewhere like rook F8, battery, mga ganon. Ayun. Pero balik tayo, nag-rook F6, rook G8 check, rook F8, hinabol, capture, at nag-knight E2, pang paalis sa knight. Knight takes E2, queen takes E2, at nag-bishop H6 check, king B1, king E7 para suportahan ang E6. Ayan, dito mga kamatsas, ang ganda ng ginawa ni Pechak, no? Good move pala yun, malapasel, bishop takes E6. Excellent pa binigay ni Stockfish, oh. Grabe yung sacrifice na yan. Lalim ah. King takes E6, queen G4 check. Lamang pala talaga ang puti doon. Pero hindi ganun kalakihan. Nag-king F6 si GM Maki, mga kamatsas. Blunderation sa may tuturing yan. Laki ng itinaas ng evaluation bar ng puti. Oh. Ang pinakatumbok na tira dito, precise, king F7. Na dito may mga gulugulong makikita. No? Rook F1 check, king E7. Grabe naman yung mga sayaw-sayaw na yon. Bakit hindi ba pwede ito? Bishop F4? Mag-rook G1? Aw, may ganun pala. May mga paparating na mga check-check. Tapos pag pumunta dito, mga check, kuha tore. Magkukombine na yung puwersa ng dalawa. Ubus pala yon. Halimbawa, kung mag-rook F8 dito, queen D7 check, sakit. May ganyan pala. Pag nag-king F6, queen G7, wala na, kuha tore. Pag pumunta dito, check muna eh. Ubus. Matchas. Ay, grabe. Kaya pala dito, pag-check, ang tamang tira, king E7. Yun nga lang. Sa kulang na oras si GM Maki, makita pa kaya itong ganitong ka-accurate na depensa? Queen H4 check, tatakbo lang daw doon, oh. Pag kinapture ito, wala na, oo nga. Exposed, takbo ng takbo, eh. Halimbawa, pagpalagay na, itakbo natin, ano? King C6, magku-queen G6 lang. Tapos, sisimplihan ng H4, H5, parang ganun na lang ang gagawin dito. Saan pupunta tore? Halimbawa, pumunta dito, mag-rook H8, mag-H4 pa rin. Papakapture lang? Ah, kasi may check nga pala doon, ano? Halimbawa, sige, tingnan natin. Pag kumapture, may queen E8 check. Ayun lang. Pag king B6 pala, may check, kuha yung tore, double. Pag pumunta naman dyan, may baba, check. Ay, hindi. Pag bumaba dito, may check na lang, simple, double din. Yan ang hirap pag expose ang king. May mga tama-tama, tinatamaan talaga ng mga hindi inaasahang mga ganun-ganun eh. Ganyan pala yun. Kala ko pag rook F1 check, simpleng bishop F4 lang kagabi sa streaming natin. Ngayon ko lang nakita na may rook G1 pala, unstoppable attack sa black king. Super exposed na pala yun. Kaya dito king E7. Pero lamang pa rin ng puti. Grabe pala ka-excellent move talaga yung bishop takes E6 ni Pechak. Ni pang-puzzle, ano? Excellent move. Kaso, balik tayo sa ginawa ni GM Maki. Medyo talagang dito, talagang napabilis ang pagkalamang ng malaki. Nakita yung Queen D7. Grabe. Matagal pang inisip ni Pechak ito, eh. Oh. 10 minutes niya ginawa to. Eksakto yung Queen D7. Threatening. Rook takes D6. Nag-D5 na lang dito kasi wala nang oras si GM Maki. Segundo na lang. Kasi dito po, kung magbibishop F8 para yan ang ipang depensa, eh mag-rook F1 check na. Wala nang pangharang doon. At kapag nag-king G6, queen F7 check, takbo natin. Sige, king
May queen f6 check, king dyan, at mayroong rook f5 matchas. Ganyan na kasi mangyayari. Okay, balik tayo. So dito ginawa, nag-d5 pero kinapture lang ng tore na parisign si Gemaki. Bakit po? Kasi kung magku-queen g1 check, babalik lang rook d1. Nakatreat pa queen. At pag umalis ang queen, may rook d6 check. Ganun pa rin. O, pagpalagay natin, ilagay ko sa queen f2, may rook d6 check. King g5, may queen g4. Matchas kagad. Okay. Pag dito ko naman nilagay ang queen para walang queen g4 mamaya, may queen f5 check naman. Matchas pa rin. King g7, rook d7 check. Kahit saan, ano, dito na lang para tumagal, may check and matchas pa rin. Grabe hirap. Tindi. Kaya pag rook takes d5, niresign na ni Gemaki. Okay, naunahan tayo sa game number 1 pero hindi pa tapos ang laban dahil ito po ay schedule for 2 standard games. Hindi na pwedeng tabla sa game number 2. Pag tabla, automatic round number 2 bracket na agad. Sulong na agad si Jergus. Kailangan manalo si Gemaki para umabot pa sa day 3 ng rapid tiebreaker games. Must win talaga si Gemaki. White naman siya eh. Okay? So yan po ang kaganapang nangyari. Muli nagpapasalamat ako sa suporta ng ating kababayan na nanood ng ating live streaming. Mamaya ulit, tingnan natin ang pagbawi ng ating pambato ng Pilipinas. So yan po ang abangan nyo sa ganap na alas 7 ng gabi. Live tayo ulit. Maraming salamat po. Ang susunod naman nating aalamin, ano naman ang kaganapang nangyari sa laro ng ating first woman grandmaster Janelle Fryna. Yan po ang aalamin natin. Muli po sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatchas merchandise, ang link ay makikita nyo lang sa comment section below. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.